Aloha! Welcome to Amazing X Channel! So, kakagising ko lang, but I need to cheer up my day. Dahil ang gagawin natin ngayon, para hindi ko maramdaman yung pagod, magbaboxing ako ng balikbayan box. Dahil uwi kami ng Pilipinas, so para wala kaming masyadong dala sa pag-uwi namin, ipapadala na namin to. So, tulungan niyo lang ako ha. Hindi ko alam kung ewan ko kung mga ilang boxes to. Ang dami akala ko napadala na yung mga ano namin, pero ang dami pa rin mga damit-damit namin dito. So but anyway, uwi kami ng Pilipinas dahil syempre bibisitahin naman natin yung mga mahal namin sa buhay, yung sa side ko, sa side ni Cyrus, pati yung mga alam mo na. But yun, kailangan maano na namin to dahil para naman malinis-linis na yung bahay namin dito kasi walang katapusan kalat. Kalat pa rin ng kalat hanggang ngayon. So, ewan ko. Yung mga kalat naman yan, yung mga damit-damit namin na nagtambak na pala. Ang dami palang damit, ano? Akala namin yun lang. So, ewan so ngayon magbaboxing ako ng mga balikbayan boxes para ipadala naman dito side ko at pati sa side ni Cyrus. So, kahit tignan natin kung anong may lalaman natin doon. So, kahit ano-ano. Basta, at least naman, malilinis-linis ng konti yung mga ano namin dito sa bahay. Eh, syempre, sayang din naman po, di ba? Kung pwede ko pa namang may padala sa Pilipinas, o di, papadala na natin. Kaysa, ang ginagawa namin dito noon, inaano namin sa Salvation's Army. May ano kasi dito, yung pwede mong i-donate doon. So, ganun kami dito noon. Pero ngayon, lalo na nung ngayong nag-charity ako, so, hindi ko na i-donate, itambak ko na lang dito para may padala ko kung sinong gusto nating mapadalhan. Di po ba? So, ito, papakita ko sa inyo. Okay, so, ito yung mga ano boxes na balikbayan box na iaano natin. So, ipapadala natin to. O, oh, ito, mga damit ng baby girl ko. Then, to puno na to para to sa, ano, box na to para to sa doon naman sa side ko. Anyway, papadala namin ng mga boxes na to dahil ayaw namin magdala nga ng maraming, nakaka-stress kasi kapag mag-travel ka tapos may mga boxes ka pa, may mga luggages ka pa, and then yung mga personal bags natin. So, yun, ito din naman ay, ano bang laman nito? Ah, kay Cyrus pala to. So, siguro ito ay mapupunta din sa side ni Cyrus. And then, ito naman, this one, this box, mapupunta rin ito doon sa side ni Cyrus. So, napuno ko na rin yan. Doon sa Surigao. And this one, sa akin to, mga gamit ko to. So, ito naman ay mapupunta to sa side ko rin. May mga ano to eh. Ano ba tawag yan? Yung mga bed sheets kasi nga 'di ba nagpapagawa ko ng bahay doon, and then yung bed din doon binibilhan ko ng mga bed sheets, so at least ewan ko lang. But anyway, there's another box over here. So this box is puno na rin yan, ready for ano na to, i-sealed na. Pero sabi may mga goodies na rin dito sa loob, may mga bags, sapatos, mga chocolates meron na, pero sabi ko kasi huwag mo nang isara dahil dagdagan ito ng mga sabon din. So at least naman may mga sabon, mga chocolates, yeah. So sana maintindihan niyo rin na hindi namin maibigay yung mga kung ano-ano dapat, yung mga canned foods or ang sarap kaya makapagpadala ng ganun din. Kaso lang maliit lang naman kasi yung box, oh. And then, para paghati-hatian din, dahil kahit mga ganong bagay lang, sabon, chocolates, or mga canned goods, pag yun ay nabili mo, mahal din lahat yun. Pero okay lang, ang importante naman ay makapagbigay tayo ng konting pasalubong, di po ba? So ito, this box is belongs to, nakalaan na to eh, belongs to Abeliana family. Aloha! Oh, yan, yun. Para sa inyo to. Si ano nga pala? And then,
bibisitahin din natin yung bahay na napapagawa natin doon sa Pilipinas. Yung bahay namin sa Bohol. Dahil kung naalala nyo yung kasagsagan ng bagyong Odette, maraming na-depressed ng time na yun. At isa rin ako sa na-depressed ng time na yun. Dahil yung bahay namin, inilipad yung lahat ng bubong. So yun, dahil yung bahay na yun ay talagang luma na rin. Mga 2 years older yata sa akin yun. Or 1 year older sa akin. Kaya sobra akong na-depressed nung nakita ko sa picture, sa video na talagang ang daming nangangailangan ng tulong at isa na rin yung sarili ko. So wala akong ibang hinihinga ng tulong kundi si Papa God lang. Sa kanya lang ako nakipag-usap na tulungan niya lang ako, gagawin ko ang lahat. Dahil nakipag-communicate din naman ako sa mga kapatid ko. Pero yun nga lang, may mga financial ano din sila, hardship din sila, so hindi ko sila mapipilit na ganito ganyan. Ang ginagawa ko lang kung ano ang makakaya ko. So sabi ko naman, positive vibes talaga ako nung time. Sabi ko, kaya ko to Lord, basta wag mo lang akong iwan. Yun, ganun ako katindi. But anyway, laking pasasalamat ko rin sa time na yun dahil yung auntie ko ay buhay pa siya. Si auntie nga pala, siya yung live-in caregiver ako sa kanya. So, laking pasasalamat ko dahil yung sahod ko sa kanya doon na pupunta. Kaya hindi ko akalain na matapos-tapos ko pala yung bahay na yun. And then, at the same time, gumagawa rin tayo ng small charity. Kahit small charity man lang, at least small sailing na may mga malalaking gastusin tayo. At the same time, gumagastos na rin, tumutulong din tayo sa mga maliliit na pwede nating tulungan, yun. And aside from that, anyway, excited ako na bisitahin yung bahay na yan dahil sobra-sobra-sub-sub ako sa trabaho. Yung tulog ko is 3 hours, 2 to 3 hours, imagine? Sige nga kayo, kaya nyo ba yan? Kaya ko yan. Kinakaya ko. Pero ngayon talagang iba na rin yung status ng pangangatawan ko. Napapansin ko na talaga. So siguro sa edad na rin. So thank you Lord above all dahil hindi ko akalain na natapos ko rin yun. Yun nga lang. So at the end na natapos na yung bahay pero wala pang mga gamit ya. Sabi ng auntie ko, "How's your house in the Philippines?" Sabi ko, "Is it done?" O sabi ko, "Yes, auntie, it's already done, but more hard work because there's no wag ko ng English din. Ano? Tagalogin ko na lang. But anyway, nakipag-communicate kasi ako sa kanya ng time na yun. Sabi ko sa kanya, wala pang mga gamit. Start all over kasi. Dahil nasira yung madaming nabasa. Nabasa talaga. So, start all over. Kailangan bumili ng mga appliances or mga furnitures. Kahit ano-ano kailangan. So, yun. Sabi niya, Grace, oh, thank you. Thank you that it's almost done. So sabi niya, because I'm tired already. Hala, doon po ako na no. Sabi niya, I'm tired already. Yun pala, hinihintay din pala niya na matapos ko ang bahay na yun. Dahil alam niya na yung sahod ko sa pagtatrabaho ko sa kanya as a live-in caregiver, doon ko talaga pinapadala pati yung sa charity natin. So yun. Nung alam niya na matapos na, sabi niya, I'm tired already. Tired na daw siyang mabuhay. Yun. Dahil na-shed ng time na yun, nakailang stroke na. So, ang hirap talaga. So, thank you so much, Lord. And thank you so much, Auntie. Dahil, yung kong umiyak. Gracia, huwag kang umiyak dyan. But anyway, yeah, laking pasasalamat ko sa kanya. Pero yun, hindi ko akalain talaga. Alam nyo, kahit ang ngayon na wala na siya, tuloy-tuloy pa rin yung pag-charity natin, yung mga sobra-sobrang gastusin ko. Yung project, may pinapagawa na naman kaming project ngayon sa side ng asawa ko. So, alam niyo yung tambayan, yung bahay na tambayan natin sa bukid, yun. So, sana mahabol naming tapusin yun bago kami makakauwi doon. Dahil excited din ako na mabisita ang lugar na yun dahil nasa tuktok siya ng bukid. So, ang ganda po, diba? So, we'll see kung anong makikita natin doon, kung anong may dadagdag natin na maipagawa doon in the future. Dahil nagugustuhan ko yung lugar na yun.
So, excited kami pareho. Kami ng asawa ko. Magkakaroon din kasi kami ng reunion at the same time. Kaya, sa side ko and then sa side ng asawa ko. Kaya, yun talaga, uwi kami. So, ngayon, excited ako makita yung mga project ko. So, thank you, Lord. Wala po ako, thank you, Lord. Yun.